Hello guys, kumusta kayong lahat? Welcome back to another mini vlog. In today's video, I will be sharing with you guys my power hour cleaning routine. Ano ba yung power hour cleaning? Ito yung sa loob ng isang oras, marami kang nagagawa at nalilinis sa loob ng tahanan. Actually guys, natutunan ko lang to kakapanood ng mga cleaning videos online hanggang sa I came up with my own system. Bilang isang full-time work from home nanay, I'm so busy and it's really hard for me to keep in track of my housework. It's super chaotic kapag yun, magulo yung tahanan. Hindi rin ako nakakapag-relax kapag alam ko na may mga natitirang gawain sa bahay. Pero of course guys, I do let go sometimes. Yung mga tamad days din ako na halos ayoko magagalaw. Back to our video, whenever I do my power hour cleaning, I usually start by doing the laundry. Yan kasi guys yung nagiging timer ko. I do my laundry 2 or 3 times a week. I probably need to do it more kasi lagi guys ako naiimbakan ng laundry. And then I move on to our kitchen. Sa kusina guys, nagsispend ako ng about 20 to 30 minutes max. Kapag naglilinis ako ng kusina, gusto ko talaga is thorough. Kasi nga, kitchen is the heart of our home and kinakailangan talaga malinis yan to my satisfaction. Today is Saturday here. Si Cleveland nasa work and kami lang tatlong bata dito. Kagabi guys, nagluto ako ng fried chicken and some pasta. Kaya ayan, sobrang kalat ng kitchen. Well, di naman sobrang kalat. May mga splatter lang siya ng oil. That's why I have to wipe the cabinets also dahil nga may mga oil and ayoko yan. Isa yan sa mga pep tip ko, makakita ng mga oil sa mga cabinet. Last night was our movie night, Friday night, kaya ayan, pagkakain namin diretso agad kami sa living room para manood ng movie. And guys, to be honest, last night also, I feel like ayoko din magagalaw, kaya ayan, hinayaan ko na at pinagbukasan. Regrets is here. Sobrang dami kong hinugasan kanina. Nakatulong na, dinishwasher ko na lang siya. Yung mga pots and pans and plastic na hindi pwedeng dishwasher, hinahandwash ko talaga yan. And then after noon, nag-move on ako sa floor. Makikita nyo dito si Lucas, sinusunod-sunod din ako. Habang nag-edit ako ng video na to, na-realize ko na kaya pala si Lucas nagamama is because inaantok na. Ayan, magna-nap time na kasi siya. Every afternoon, nagna-nap to ng about 2 hours and kapag nami-miss niya, nagiging cranky siya. Hindi naman siya umiiyak, ay nakakatuwa din kasi tinutulungan ako ni Luna mag-pick up ng mga toys sa floor and mag-pick up ng mga kalat-kalat sa floor. I also try to disinfect the trash can every single time guys kasi lagi yung touch base ni Lucas, lagi niya hinahawakan. Nakita ko na naman nag-yon si Lucas habang nag-edit ako ng video na to. Ano ba yan? Ma'am guilt here. Kawawa naman, kaya pala hindi niya ako tinatantanan kasi inaantok na. Pagkatapos ko matapos sa kitchen and then sa floor, we move on to our living room. Ayan, nagpa-fluff lang ako dito ng mga unan and then the cushion, nag-fold ng blanket, nag-dust ng konti and then kinuha ko na si Lucas. Hindi pa rin guys, tapos yung laundry, hindi ko pa siya naririnig. So ayan, 1 hour power cleaning talaga. And then, kinuha ko si Lucas para maglaro kami ng konti kasi hindi ko talaga guys ma-figure out kung bakit sobrang grumpy siya. Naglaro kami ng konti tapos ayun, hindi pa rin siya guys contento, mama pa rin siya ng mama kahit nakadikit na ako sa kanya. Maya-maya nakikita ko nagrarab na siya ng eyes, so ayun nga guys, na laman ko na kung bakit grumpy siya, inaantok na pala talaga. Tinanong ko siya kung gusto niya ng sleep and dede, sabi niya yes. So ayun na guys, yun na yung power hour cleaning natin today. Thank you guys so much for watching, always ingat, God bless, take care, now see you guys on our next one, bye-bye, pakabay tayong lahat.